Hi! Welcome back to my channel. For today's video, magta-throwback muna tayo ng mga first year plates natin. So kapag first year, more on manual drawings pa lang. Under that manual drawings, meron kang technical and free hand. So sa technical drawings, yun yung gumagamit ka ng T-square, ruler, etc. etc. Ang ipapakita ko ngayon is the technical side ng paggawa ng plate. And this is the part 1. Yung part 2 is the freehand drawing. Let's start! Ang title ng subject na to ay Graphics 1. 4 to 5 hours yung subject ko, may time talagang gawin yung mga plate. Ang una namin ginawa ay nagsulat ng alphabet and numbers. Yung letters and numbers, may specific na sukat siya. May bilang kung paano mo isulat yung bawat letters. Kung ano yung nagawa mo, yun yung ipapasa mo. 6 lang yung nagawa ko and 8 yun. So, minus 2 ako dyan. Kumbaga, ito na din yung practice namin. Gothic tsaka bold yung letters na kailangan for architecture. Itong next, same lang naman siya ng una. Bale, ang nangyari dito, kami na yung mismong gumawa ng grid. Natatandaan ko pa, 3mm by 3mm yung sukat mo. So pag nagkamali ka ng 1mm, mahahalata talagang distorted yung letters. So kapag naduling ka, tapos ka na. And sa malaking paper na din namin to ginawa. Dito na talaga kami unang gumamit ng rulers and T-square na pinapa-require din dalhin. So dyan namin unang nagamit sa mga grid na yan. Ito naman, same lang din siya nung una. Letters and numbers din. Ang pinagkaiba lang, ito ay naka-pen na. Yung kanina is pencil lang. And yung mga letters, freehand yun. Bale, ang ginamitan lang ng T-square at rulers ay yung grid mismo. So, yung mga letters dyan, freehand na lang. Application na to ng mga letters na ginawa namin nung una. So, itong plate na to ay may pinagkopyahan talaga kami niyan. So, ginaya lang namin yung words and letters na nandyan. Karamihan naman ng plates dito sa graphics, may ibibigay sa'yo yung prof mo and then gagawin nyo. And kayo yung magpa-plot mismo sa paper kung paano nyo siya ipepresent. Yung title block din ng bawat paper na yan, may sukat din yan, depende din sa prof. Yung nasa left side, pencil, right side, pen. Yung dito ka nagagamit ng HB, 2B na pencil, 4B, 6B, 8B. Tapos for pen, Unipen, sikat na sikat na Unipen. 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, hanggang 0.8 yata yan. Gumamit din kami dito ng iba't ibang ruler, merong 60, 30, 45, 90. So yun. Line patterns. Bale, may binigay na reference din yung prof namin and gagayahin lang namin siya. So, bandang dito, namarkahan ako ng pula dyan kasi halatang pinagsiksikan ko lang doon. Dito, gumamit na kami ng compass and circular template. Pwede nyong magamit yung circular template kasi mahirap siyang i-compass pag maliit. Mukhang okay naman tong plate na to, pero may mga mali ako dyang maliliit. Ni-liquid eraser ko na lang yung iba dyan, pero nakita pa rin yata ng prof ko, kaya nabilugan. Yung 6 squares, simula sa left, yun yung kinopya lang namin, may reference yan. Tapos yung last 2 na squares, sariling design na namin mismo yon. Dito sa plate na to, hindi ko napansin na ang lalaki pala ng sulat. So, yun yung nakorek sa akin na sobrang lalaki niya. And, out of scale yung laboratory ko dun. Tsaka yung water closet. Binigyan naman kami ng reference niyan. Pero, ayan yung kinalabasan ng aking gawa. As wala tayong magagawa. May reference din kami nito and may mga sukat siya. So, ang mahirap lang dito, kami yung mismo magpa-plot ng kung saan siya. And kailangan naming pagkasyahin yung mga sukat para ma-present ng maayos.
natatandaan ko, assignment tong plate na to. And tatlong sheet siya. Hindi ko na matandaan kung midterm plate ba namin to. Basta pinatake home siya. Bali dito, binigyan kami ng reference, tapos kami mismo magpa-plot sa paper. And syempre, hindi lang yun binigay para gawin mo yung plate mismo, but para maaral mo din siya. Kasi dito na natin malalaman yung mga symbols. For example, sa concrete, paano mo siya mapapakita ng concrete? Doors and windows. Ano yung itsura niya kapag sa plan, kapag elevation? So, next. Uy, so, eto na. Eto yung isa sa pinakagusto kong mga plate, yung orthographic and isometric. Kasi para siyang puzzle. Sa orthographic, meron kang top view, side view, which is 2D. Sa isometric, 3D na siya, and dun mo na makikita yung kalalabasan niya, na para siyang puzzle. Ang saya niyang gawin. Ito medyo challenging. Gumamit na din kami ng compass sa pagbuo niya. So kung sa kanina, puro lines lang, ngayon, curves or arches, merong formula para makuha yung pinaka-arch niya or curve sa isometric view. Ito yung tipo ng plate na mapapatanong ka talaga sa kaklase mo kung paano niya nakuha. So yun yung pinaka-challenging dun kasi minsan hindi nagtutugma. This one is an assignment plate. So, ganun din. Pero mas mukhang pulido na dito. Kasi assignment naman siya. So, no time limit. Kaya, feeling ko mas nagawa ko siya ng maayos dyan. So, binigyan kami ng lot for this specific plate. And kailangan namin siyang designan. Dito naman, same din siya. Bubble diagram, matrix diagram, Gison code. So, before ka mag-arrive ng solution for spaces, kailangan mo munang magpa-consult sa prof mo kung may mga dapat ka bang i-consider pa at may mga mababago pa for improvement ng plan mo. Sa second floor, ganun din, bubble diagram, matrix diagram. Bubble diagram, makikita mo din yung relationship of spaces. At ito na yung final floor plan na ginawa na namin sa tracing paper. First time namin mag-tracing paper yata dyan. Hindi ko na i-discuss yung kung paano siya nangyari pero ayan, papakita ko na lang. Ito yung elevation. So bale, kung sa elevation, yung face ng bahay mo, yun yung pinapakita mo. Sa section, dun mo maipapakita yung loob mismo. So, makikita na dito yung furniture, textures. Ang mali ko dito, kaya na pentel pin, is yung toilet and bath. Kailangan bumaba yung floor ng toilet and bath. And hindi ko alam yun dati. So, ayan na, mali. Ang last part ay detail plan. Ito yung stair detail ko. And sobrang mapapansin agad yung mali. Yung railing ko, sobrang baba. And hindi ko siya napansin nung ginagawa ko kasi scale 1:40 yung gamit na scale dyan. Tingin ko, nagamit ko sa railing is 1:100. Kaya mali siya, sobrang baba. Parang sanggol lang yung makakaano dyan. So, ang una naming ginawa ay itong mga box na to. 2-point perspective siya. Alam ko walang rules na sinabi, basta nag-box-box lang ako dyan. Kung anong mangyari, kung anong maging itsura, yun na yun. Dito naman, meron na siyang mga sukat na kailangan mong sundin. So, meron kang elevation sa gilid, which is merong mga dimension and may plan sa taas. Ipoproject mo lahat yun para makuha yung perspective. Mahirap siyang ipaliwanag. Pero natatandaan ko, meron pa kang mga ginawang ganito na bahay, pero hindi na siya naibalik. I think yung mapupulot dito sa subject na to is yung discipline and yung pagiging technical sa paggawa mo and how to present your work. So for those who are planning to take up architecture and sinasabing hindi sila marunong mag-drawing, huwag kayong mawala ng pag-asa. Drawing is our language in architecture, pero hindi ibig sabihin nun na drawing lang ang kaya nating gawin. Yung drawing,
parte lang siya, hindi siya yung kabuuan. Architecture is about designing and giving solution to problems. Dito ko na siguro i-end tong video. I hope you enjoyed this one kasi medyo nag-enjoy ako dito. Abangan nyo ang part 2 for freehand drawings. Don't forget to subscribe to my channel and hit the notification button. Thank you for watching!